Chris Aquino. Mga anak positibo sa COVID. Nagpositibo sa COVID-19 si Chris Aquino at ang mga anak na sina Josh at Bimby sa gitna ng kanyang pagpapagamot sa Texas, USA. Ani Chris, unang na-diagnose si Josh noong June 20 at sumunod si Bimby, nurse took his, Josh, temperature then they got antigen kits, tested him first because he was unlike himself, kwento niya. We was in our room upstairs asleep, nurse woke me up to tell me that Kuya was positive, I honestly could understand what she was trying to tell me, until Bim came to explain and he told me to put on my mask, dagdag ni Chris. Agad umalis sina Chris at Bimby sa tinutuluyan nilang bahay at iniwan si Josh sa pangangalaga ng isa pang nurse at mga kaibigan. My instinct was to go and hug Kuya but everyone told me I needed to leave immediately and move to a hotel because I was severely immunocompromised and being COVID positive would mean ICU for me, pahayag ng actress TV host. Lalo pa umano siyang natakot nang sabihin ng doktor na tumingin kay Josh na mas dapat siyang kabahan para kay Bimby dahil asthmatic ito, it was heartbreaking to leave Kuya. I felt I was abandoning him in time of need, sabi pa niya. Sa inisyal na PCR test ay negatibo silang mag-ina, pero noong June 23 ay sumama ang pakiramdam ni Chris, nang sumailalim sa test, sinabi ni Chris na, both red lines had appeared. Dali-dali niyang pinalipat ng ibang hotel ang anak bago siya nakatulog dahil sa matinding pagod, nang magising siya at kumustahin si Bimby, sinabihan siya ng bantay na 7 oras na itong natutulog. Kinabahan si Chris kaya ipina-antigen test ang anak, true enough. Less than 12 hours after mi Bim was also COVID positive. Say niya, kasalukuyang naka-isolate pa rin ang tatlo pero umaasa si Chris sa kanilang paggaling mag-iina. Sa sulat sa namayapang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino, naniniwala si Chris na hindi pahihintulutan ng kuya niya na may masamang mangyari sa kanilang mag-iina. Somehow I felt reassured knowing that the three of us would go through this ordeal especially because you would never allow us to have a death date so close to yours, aniya sa kanyang kuya. Samantala, may mensahe si Chris sa kanyang mga taga-suporta, for now, June 29, 2022 where we are this is what I felt you needed to know, straight from me para alam ng lahat ito ang totoo. This isn't a permanent goodbye. Ibalato nyo na lang hanggang malagpasan namin itong matinding pagsubok, thank you for all your prayers I am forever hashtag grateful, promise, pag may good news ako, after thanking God at telling my sisters at my trusted friends you'll see a post from me, in God's perfect timing, say niya, Chris Aquino, Instagram.